Fried or steamed? With or without chili? A la carte or with rice? Oh my, naglalaway na rin ba kayo sa siomay? Pero ibahin ang pambatong siomay ng Barangay Caniogan sa Pasig City. Hindi fried, hindi steamed, kundi grilled o inihaw na siomay. Oh la la! Masarap siya, sobrang sarap. Bumagay yung sauce sa siomay. Kakaiba yung lasa niya eh. Mas masarap kasi parang nag-elevate yung lasa niya. Pugsawa na sa regular siomay, baka ang added smoky flavor ng grilled siomay ang hinahanap ng panlasa nyo. Yan ang pakulo ng mag-asawang Pau at Jobel. Una po talaga yung concept ng grilled siomay. Nag-start po talaga sa brother niya, sa kapatid niya. Since sila po yung una nag-start sa Laguna po tsaka sa Binangonan. Tsaka nung natikman namin siya, talagang kakaiba. Actually, ano kami excited na itry po yun sa lugar namin. Dahil kakaiba ang ideya, hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa at agad bumili ng cart, griller, raw products at iba pang kailangan sa negosyo. Gamit ang naipong puhunang 20,000 pesos. Sa halagang 28 to 33 pesos, may 4 na piraso na ng siomay na matitikman. Na pwedeng pork, beef, Japanese, at shark's fin siomay. Ano to, in-steam niyo muna? Apo, in-steam po muna siya. Then yun po, pagka-steam, tinuog na po namin. Ano sinasabi ng mga tumatangkilik niya grilled siomay? Ayun po, nagulat po sila na grill po siya. Kaya napapabili po sila, tapos tinatry po nila. Gaano katagal mo siya i-grill? Minsan po kasi depende po sa apoy. Pagka low heat lang po, medyo okay na yan. 2-3 minutes. Dahil nga grilled siya, so malalasahan mo na siya ay nag-grill. Masarap yung kanyang sauce. In fair, pinag-combine ko yung sweet and spicy. Masarap. Not your usual sa usawan din na toyo mansi with chili, garlic oil ang gamit nila. Special homemade sweet sauce na with mayonnaise at garnished na spring onions ang paandar nilang sa usawan. Bukod sa a la carte, mabenta rin ang kanilang siomay with java rice and iced tea sa halagang 50 pesos. Solid meal para sa mga nagtitipid. Bukod sa mga kapitbahay at kalapit barangay, may mga umu-order na rin sa kanila mula sa ibang lugar. Sa online po. Post lang po ng post sa Facebook. Nagpapadeliver sa iba't ibang lugar. Pati po yung mga company, mga nagtatrabaho, nagpapadeliver po sa amin. Tuwing may liga ng basketball sa kanilang barangay, inililipat nila ang cart malapit sa basketball court. Nakakaubos lang naman sila ng 40 kilos ng siomay at umaabot ng 10,000 pesos ang kita. Naimbitahan na rin sila sa ilang birthday party. Nagkakahalaga lang ng 6,000 pesos ang party package na kaya na magpakain ng hanggang 150 katao. Kaya magpatikim tayo sa mga kapuso natin dito. Kayo ba naglalagay talaga? Opo, kami po naglalagay ng sauce. Okay na yan. Opo. Tapos ito po yung... Ay, gano'n. Opo. Magastos yung ano nyo, ha? Yan, okay na yan. Pero mas okay po kung mas marami. Sa gastos, parang magastos to eh, no? Tapos ito po yung nasa ta. Pag i-garnish. Opo. Sa ibabaw. Wow, napaka-ano naman ang ano mo presentation, no? Nung grilled siomay. Maniniwala akong masarap kasi sa pagkakasabi ko. Steamed yan pero ginrill pa rin. Ano pagkakaiba ng lasa? Mas compact yung ano niya, laman. Yung laman po niya. At saka yung nagbigay ba ng dagdag na flavor yung pagkakaihaw? Opo, masarap. Saka po yung sauce po, mas masarap. Sarap? Opo, sarap po. Sige, subo pa. Ano gusto mo, sweet or spicy? Sweet na lang. Bago yan, ha? Oo nga, grilled. Kasi di ba yung siomay? Ah, grilled ito. Grilled, oh. In-steam muna nila, tapos gin-reel. Yan, sige. Try mo na. Yan. Masarap.
Sarap. Sarap? Kasi luto siya sa loob eh. Oo, as okay. Buti ni steam. Uh-oh. Kasi kapag gininil mo lang siya, hindi naman. Yeah. So luto sa loob. Mm-hmm. Tapos yung outer ano niya, kasi idihaw nga. Crispy. Crispy. Mm. Dahil sa pagka-grill. Tsaka yung grill taste, maan doon. Sarap. Sarap. Mm-hmm. Say na. Nakatutok si Pao sa pagpapalago pa ng kanilang negosyo. Samantalang si Jobel ay nagtatrabaho pa rin bilang customer service representative. Kung papala rin raw at magtutuloy-tuloy pa ang magandang takbo ng kanilang negosyo, mas gugustuhin daw ni Jobel na tulungan lang si Pao sa pagpapatakbo nito. Sa future plan, nag-ano po kami na magkaroon na kami ng sariling pwesto. Papalagay ng siyoma yan sa iba't ibang lugar. Sa ngayon, kumikita sila ng 2,000 to 3,000 pesos kada araw. Nakapagpa-renovate na rin sila ng bahay at natutustusan ang pang-araw-araw na gastusin at mga bayarin dahil sa kanilang siomay negosyo. Pagka sa business mo, hindi naman po araw-araw laging malakas ang benta. Pagka dumating po yung araw na gano'n, wag po kayong susuko. Parang ituloy-tuloy nyo lang po yung negosyo nyo. Mag-try lang po ng mag-try ng mga bagong concept or mga bagong produkto. Kumbaga kung kaya nating isipin, kaya po natin siyang gawin. Kung maraming kakumpetensya at halos pare-pareho na rin ang produktong ibinebenta, umisip ng kakaibang diskarte na di lang magpapaangat sa inyong negosyo, kundi magdadala rin ng garantisadong kita.